Hey guys, it's Kara Bautista and I'm back for another video. So today, I will be talking about how I got rid of my pimples. Kasi finally, after more than 10 years ng pagsasama namin mga pimples ko, nagsawa rin sila sa akin. So if you wanna know the products that I use, please keep on watching. Pala kasi alam ko madaming factors na nagko-cause ng acne. Iba-iba kasi tayo ng skin type, iba-iba tayo ng skin condition. So what works for me may not work for you. And meron kasing nagkakaroon ng acne breakouts kapag malapit na yung time of the month nila. And meron naman nagkakaroon ng acne breakouts kapag napupuyat sila, nasa-stress nila, or pwedeng sa mga pagkain kinakain natin. And in my own experience, one day, bigla na lang nagsulputan itong mga pimples ko. Nagsimula sila dito sa forehead ko hanggang sa dumami sila ng dumami. Na tipong dito sa gilid-gilid na mukha ko, nagkakaroon ako ng pimples. Tipong wala na siyang paglalagyan. And sabi nga nila, hindi ko na nakitang walang tigiyawat yung mukha mo. Ganun kalala. And ako rin naman kasi may kasalanan. Dati kasi nagpapaderma na ako. Kaso, every time na magpa-follow up, check up na, hindi na ako babalik. Lalo na kapag nakikita kong hindi naman ume-effect yung binigay na product sa akin. Kaya dun din nag-start na mag-self-medicate na lang ako. Na tipong lahat na ata ng products na try ko na, kaso wala pa rin ume-effect sa akin. Tipong hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Kasi yung mga Cetaphil na yan, The Ordinary na yan, yung pag-inom ng apple cider, or yung kahit ipahid ko sa mukha yung apple cider, wala talagang nangyayari. Siguro magkakaroon ng konting changes, pero andyan pa rin yung babalik at babalik yung acne breakouts ko. And a little background lang, ngayon ko lang nagagawang mag-post sa social media accounts ko ng mga photos ko na hindi ko kailangan na i-edit out yung mga blemishes ko or kaya maglagay ng filter sa photo ko. Kasi dati, ayun talaga yung greatest insecurity ko sa katawan ko. And kaya ngayon lang din ako nakapag-start ng YouTube channel ko kahit it has been a dream since childhood. Pero ayun nga, yung naging hindrance is madami akong pimples and nahihiya akong humarap sa camera. And sa gantong paraan, makatulong man lang din ako sa may mga gantong pinagdadaanan. Kasi alam ko, hindi madali yung magkaroon ng madaming acne sa mukha. Kasi sobrang nakakababa siya ng self-esteem, sobrang nakakababa siya ng self-confidence, and sobrang nakaka-frustrate ka kasi hindi mo na alam yung gagawin. So ayan, simulan na nga natin kasi baka lalong humaba lang yung mga sinasabi ko. Umpisahan na natin dito sa sulfur soap na ginagamit ko pang wash ng face ko every morning and every evening. Ito yung ginagamit ko since high school pa lang ako. Hindi ko na iniba yung pinang-wash na face ko. Or minsan may iiba lang kapag may heavy makeup ako or kaya feeling ko maduming-madumi na yung mukha ko. And then after ko mag-wash ng face, mag-a-apply naman ako nitong clarifying toner from Ivy Clinic. Actually, 2 months ko pa lang siya nagagamit kasi ever since ang gamit ko talaga ay yung clindamycin solution. As in, simula first year high school ako, hanggang nito lang, ayun na yung ginagamit kong toner. Hindi ako nagpapalit talaga. And ang pinaka-importante sa lahat, bago talaga lumabas ako, kailangan mag-apply ng sunscreen. And ang ginagamit ko is itong sunscreen from Ivy Clinic. Kung napanood niyo yung recent vlog ko, kaka-purchase ko lang nito. So, wala pang 1 week ata yun. Tama, wala pa atang 1 week yun na ginagamit ko. And so far naman, sobrang sulit nung bili ko kasi sobrang mahal niya. For a tinted sunscreen, 1,000 yung 30 grams lang nitong tube na to. So, ito naman yung mga skincare products na ginagamit ko every evening. So, same lang din na pang-wash itong sulfur soap. And then, hindi na ako magto-toner. Ang i-apply ko naman is itong Differin na anti-acne gel. Mabibili nyo siya sa mga drugstore. So, hindi siya mahirap hanapin. Tapos, ina-alternate ko kasi siya nitong tretinoin na topical cream. Mabibili nyo rin siya sa mga drugstore. So, halimbawa, gagamitin ko yung Differin anti-acne gel ngayon. So, the next day, I mean bukas, ang gagamitin ko naman yung tretinoin. Tapos, lagi silang may partner nitong Lumiderm na acne whitening cream ko. Dati, ang paggamit ko nito, parang dun lang talaga sa mga pimple marks ko. Pero ngayon, ang sabi, i-apply ko na daw siya sa buong face ko para magpantay na yung kulay niya.
akala nyo, ayun na yung mga products na ginamit ko para mawala yung pimples ko. Nagkakamali kayo dyan. Kasi itong ipapakita ko, ito talaga yung pinakatumulong para maging clear yung skin ko. Ito yung Isotretinoin na Acne Trex. Wala na nga lang siya sa box kasi wala na akong box dito sa akin. I-insert ko na lang yung itsura ng box nito para may reference kayo if ever bibili kayo. Kaso, ayun nga lang pala, hindi kayo basa-basa makakabili nito sa drugstore kasi kailangan nyo magpa-consult sa dermatologist para malaman nyo if dapat ba kayong uminom nito or hindi pa naman talaga dapat. And if ever man sabihin sa inyo na uminom nga kayo ng isotretinoin, kailangan nyo pa rin magpa-lab test to know if fit kayo. Kasi yung pag-inom nito, depende yun sa body weight mo, depende sa skin type mo, depende sa skin condition mo. May kanya-kanya na dosage yan. And yung sa akin, 10 mg lang. And nung first 3 months, everyday ko siya iniinom hanggang gradually binabawasan ng dermatologist ko yung pag-inom. And ngayon, once a week ko na lang siya iniinom. Hopefully, next month, ititigil ko na tong isotretinoin. Madami rin kasing risk tong pag-inom ng isotretinoin, lalo na sa mga babae. Hindi ka pwedeng mabuntis while taking this medicine kasi magkakaroon siya ng effect sa development ng fetus. Or kaya kahit nagbe-breastfeed ka pa, ang alam ko, hindi ka rin pwedeng mag-take ng gamot na to. And also, marami rin siyang side effects. Unang-una na dyan yung pagiging dry ng buong katawan mo. As in, simula sa scalp nyo hanggang paa, magda-dry talaga yan. Kaya kailangan nyo mag-lotion and maglagay ng sunblock every time na lalabas kayo kasi magiging super sensitive talaga ng skin natin. And yung second naman na side effect is yung pananakit ng katawan. Hindi ko sure kung yung ibang uminom ng isotretinoin naranasan to, pero sa experience ko, ito talaga yung pinakamahirap na naging stage sa pag-inom ng isotretinoin na yan. Yung tipong pagtulog ko, hindi ko alam kung anong ipepwesto ko kasi nananakit talaga yung buong katawan ko para lagi akong pagod na pagod kahit wala naman akong masyadong ginagawa. And yung third is yung pinakaayok. And yung third is yung pinakaayaw kong naging side effect niya. Yung purging. Nilabas niya lahat ng dumi sa mukha ko. Yung tipong akala ko, ito na yung pinaka-worst na acne breakout ko. Eh, meron pa palang magiging mas malala. Pero huwag yung mag-alala kasi mga 2 to 3 months lang yan maglalast. And then after nun, parang nagdahilan lang din naman ulit. So ayun, talagang alagang-alaga na lang ako sa skin ko ngayon. From the skincare products that I use, down to the facial treatments na pinapagawa ko sa Ivy Clinic at least every 2 months or kailan kailangan ng cleaning ng mukha ko. Pati na rin dun sa mga pagkain kinakain ko kasi dun ko na-realize simula nung kinot ko yung pagkain ng fried and oily food or at least iwasan nyo man lang na madalas kayong kumain nun kasi nagre-reflect din talaga yun sa skin natin. And yung pagkain ng vegetable and fruits, sobrang important niya kahit sobrang cliche niyang pakinggan. Tsaka yung pag-inom ng madaming tubig. Yung pag-inom ng madaming tubig kasi napaflush niya yung mga toxins sa katawan na. So ayun lang, sana nagustuhan niyo tong video na to. And if you do, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. See you on my next vlog. Bye!